عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن فهو ماهر به مع شفرة الكرام بررة والذي يقرأ القرآن ويتقطع به وهو عليه شق له أجران. Ayon kay Aisha radiyallahu an, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam, ang bumigkas ng Quran habang siya ay mahusay rito ay makakasama ng mga tagapagtalang marangal at masunurin. Ang bumibigkas ng Quran at nauutal dito habang siya rito ay nahihirapan ay magkakamit ng dalawang gantimpala. Ang hadith ayon kay Aisha radiyallahu anha, kalugdan nawa siya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ang bumigkas o bumibigkas ng Quran habang siya ay mahusay ay kasama ng mga tagapagtalang marangal at masusunurin. Ang magaling sa Quran ay dalubhasa rito. Ang ibig sabihin dito ay may kagalingan sa pagbigkas, kalakip ng magandang pagkakasaulo. Ang mga tagapagtalang marangal at masusunurin ay ang mga anghel, gaya ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fi suhufin mukarramah, marfu'atin mutahharah, bi'aydi safarah, kiramim bararah. Nasa pinakamalapit nitong kahulugan, ito ay nakatala sa marangal na mga pahina. Itinaas at dinalisay, inihatid sa pamamagitan ng mga kamay ng mga sinugong anghel na mararangal at masunurin. Siya ay tulad nila sa pagbigkas sa Quran at kasama nila sa antas sa ganang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nauutal naman dito habang siya ay nahihirapan ay magkakamit ng dalawang gantimpala. Una, para sa pagbigkas at ikalawa, sa pagod at hirap. Sahih Muttafaqun alayh.